Yo, what's up guys? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. Kumusta po mga kasaon? So, nandito naman tayo para sa panibagong video ngayong araw na ito. So, ang title ng ating gagawing video ngayon is paano nga ba mag-match ng speaker sa isang amplifier na integrated, no? So, yan yung pinakang topic natin ngayon guys. So, sana guys is masamahan nyo ako. Let's go! So, ito po ang nakikita natin sa monitor is, kumbaga, common na mga ginagamit ng karamihan ano, sa mga may bahay. So, meron tayo ditong isang speaker. So, bali pala dalawa yan. So, yung box niya is L-ported. Kaso, iba yung design niya. Ayan yung ginawa kang design sa baba. Kasi, L-ported is isang division lang sa gitna, no? So, bali yan, dalawa. Kaya, tatlong butas. So, yung speaker natin is meron siyang size na 15. Tapos, 350 watts. And then, 8 ohms. Tapos, yung isa, ayan. Same lang nung nauna, no? Partner yung dalawa. Tapos pagdating naman sa mga tweeter, ito yung nasa taas. Ayan. So bali itong dalawang sa side, ito yung nakaraan kong linag sa inyo guys. Ito kasi medyo mataas to yung mga pang ano na to, sound system na pang malaki yan. So ito pag ganito yung setup ko pambahay lang is hindi ko na to pinapagana kasi masyadong mataas ito eh. Tapos yung isa ito partner din yan, Broadway na compression driver unit. Mayroon siyang 350 watts. So, bali ito lang yung pinapagana kong ano, tweeter. Dalawang pang mid-range. 150 watts. Ito yung isa. Tapos yung sa gitna is metal dome. 150 watts. Bali, brand siya ng concert. Tapos yung isa naman is Broadway na on tweeter. Yan, 150 watts. So, yan lang yung pinapagana ko. Pag ganito yung setup ko. Tapos ito yung TV natin, 55 inches. Tapos ang gamit kong amplifier is ito lang. Si Tamashii. So, si amplifier natin na integrated is naka-upgraded na, no? O naka-bypass na yan. So, bali, ang watts niya is pumapatak ng 1,200 watts. Yan. Upgraded. Tapos, minsan, ginagamit ko itong equalizer. Pag sinisipag akong i-set up. Yung ginagamit kong player is Platinum Junior. Ayan. Tapos, ito yung mga iba kong nagaya ng CD. Sumbok ng Platinum. Ito, mga lagayan ko ng mga abubot yan. So, ayan yung mga gamit yung guys sa pang video okay, pang bahay or pang sound trip. Ayan. So, pasadaan ulit natin. So, ayan po. So, ano guys, mga ka-sound is ito yung muna yung unay natin kung paano nga ba mag-match ng isang speaker sa isang amplifier, no? So, sa ganitong mga gamit natin is unahin natin dito sa speaker. Ayan, L-ported na mayroong size na DC. 350 watts, 8 ohms. Bali, dalawa guys. Ayan. Ayan yung gagamitin natin na pang sub or yung pang bahok nyo, no? Malaki, DC. Dalawa. So, next, yung tweeter natin na apat. Dalawang mid-range, isang metal dog, and isang home tweeter. So, 150. Ayan. So, okay na yung speaker natin, no? So, alam na natin kung ilang mga watts yan. And then, gamit natin na integrated na amplifier, Tamashii. Ayan. So, naka-upgraded dyan. 1,200. So, 1,200 guys. Tapos, itotal natin yung mga speaker natin, no? Ayan. Tapos, ito. And then, yung pang tweeter natin. So, dapat mag-match sa ating amplifier, no? So, kung maaari is, dapat mayroon tayong allowance sa amplifier natin na ginagamit, no? Para iwasunog sa ating amplifier. So, para sa akin kasi is, di bali na masunog yung speaker, huwag lang tong amplifier, no? So, ayan po mga ka-sound. So, bali si ating subwoofer is 350, dalawa. Mayroon na siyang 700. Tapos dito sa ating apat na pang tweeter is mayroon siyang apat na tigo 150, bali 600 din, no? So over na tayo ng 100 watts, no? So yan yung problema natin. So pero sa akin, pwede ko nang ipasa yan guys, para sa akin lang po ito, ha? So hindi ko ni-record na ganito yung gawin nyo po, ano? So para po sa akin is pwede na to sa akin. So ang gagawin ko dyan is hanggang dito lang yung volume ko. Kasi malakas naman yan eh, kahit naka 9 o'clock, malakas na yan guys, kung pang bahay lang naman, no? So, huwag na natin ilagay sa
mga 12 o'clock kasi pagka kahit ilagay natin yan dyan, kung ano lang lakas lang ni ating amplifier is wala na pong inalakas yan, kung ganun lang yung lakas niya, ano, kahit isagad natin yung volume natin, wala din ilalakas po yan, no? So ang mangyayari dyan, baka masunog na lang yung amplifier natin pero hindi lalakas yung tunog ng ating mga speaker, no? So 1300 yung speaker natin, tapos is yung amplifier natin is 12 upgraded na integrated, no? So over na tayo ng 100, so pwede natin ipasa na yan para sa akin. Kaso hanggang dito lang ako sa mga 9 o'clock yung volume ko. So yan yung ginagawa kong setup. So kung gusto niyo guys, para sure na match talaga, no? So pwede natin itong bawasan to. Yan. Bali, ito na lang yung papaganayan natin ito. Isang metal dome, isang mid-range, and isang horn plater, no? So i-out na natin itong isa para maging 1 to, no? Or kaya pwede rin i-out natin itong dalawa para may allowance yung amplifier natin, no? So ayan yung way para maging match yung amplifier natin and din sa ating mga speaker, no? So yung option ko dito, kung sakaling over tayo sa speaker, is ang ginagawa ko is kinakabit ko itong equalizer ko para dagdag pwersa na rin sa ating amplifier, no? So pwede itong ganitong setup, isama natin si equalizer para dagdag pwersa, no? If ever man na sobra yung ating speaker, no? So okay rin to, idagdag si equalizer para kahit papano is may dagdag pwersa, no? And then pagdating naman sa mga ohms or impedance ng ating amplifier, so ito guys is pinakang importante din to, no? So kailangan din natin pansinin yung impedance ng ating amplifier, kung ilan, kung 8 ohms or 4 ohms. So bali ito is 8 ohms to. Pwede rin natin itong gawing 4 ohms pero may ginagawa dyan na technique, no? Sa likod ng ating mga bedding post, no? Sa connection na lang, sa connection dyan ng ating mga speaker para maging 4 ohms. Para maihabol yung speaker natin, no? So, bali yung ano natin is huwag nating baliwalain o ignore yung ohms or yung impedance ng ating amplifier, no? So, kailangan pag 8 ohms, dapat lahat ng speaker natin is naka 8 ohms din, no? Yan. Tapos yung mga ginamit natin ng mga tweeter. Yan. So, ang purpose dyan is para hindi mahirapan yung amplifier natin, speaker na rin, para iwas sira sa ating mga gamit, no? So, pagdating naman mga kasahod sa ating mga pang-connector is ito yung unang pang-connection natin. RCA to RCE. Yan. So, red, white, and yellow. Yan. Tapos, second option lang to, yung pangalawang connection natin. If ever man na kung ang gamit natin is laptop or tablet or cellphone, so ito yung kailangan natin, RCA 2 3.5mm na pang-connector yan. So first connection natin dito tayo sa amplifier natin. So yung front natin kanina is nasa tuner, no? Kaya sa tuner din tayo mag-insert ng RCA. Ayan po. So decoding natin. Red and then white. Tapos yung kabila is sa player natin. So, player ng audio source natin sa platinum, no? Dito tayo mag-insert sa red and white sa audio source. Ito yung lulo, yung galing sa ating amplifier. So, i-coding natin. Red and white. So, insert lang natin yung galing sa amplifier, no? Ayan, meron na tayo. Tapos, meron pa tayong kailangan na isang pang-connection. Video galing sa player. Going naman sa ating TV Smart sa likod, no? Sa video. So, ito yung pang-connector natin, yung dilaw. Insert lang natin ito sa video. Clear. So, hindi naman tayo malito yan, guys, kasi naka-coding. May mga color yan, no? Sa mga beginners, wala pang gaanong experience. So, ayan po, meron na tayong connection sa ating player and then sa video, no? Going sa ating TV Smart. So, okay na yung connection natin sa audio source ng ating music. Tapos sa TV natin, no? Video. And then, second option, guys. If ever man na, halimbawa, for example, is gamit natin is laptop, no? So, ito lang yung RCA. Tapos, 3.5mm. Tulad yung sinabi ko kanina is, ganyan lang gagawin natin. So, pili lang tayo dito. Uli sa kanyang mga inputs. So, pwede dito sa DVD. No? O pwede rin dito sa tuner, no? So mamili lang tayo dyan, gagana naman lahat dyan, guys. So
na-insert na natin yung connection natin sa second option, no? Tapos yung dulo nito is ito yung sa laptop natin. Pwede sa laptop, tablet, cellphone, yung mga Android, no? So yan yung second option na lang, guys. If ever man na kung yun yung mga gagamitin natin ng mga gadget, no? So yan po. So dito naman, mga kasound, sa terminal ng ating mga speaker is itong dalawang pin sa speaker E. Hindi yung speaker B, is ito yung pang subwoofer ko, no? Yung Dickensy. Tapos ito naman sa gitna, ito yung pang Twitter ko, no? So ayan lamang yung mga connection natin dito sa ating speaker. So ngayon, guys, is pilita tayong mag sound check, no? So una ang gagawin natin is bubuksan natin yung mga maliliit na frequency, no? So i-start natin dito sa ating monitor, sa ating TV. Ito yung remote. Ayan. I-fire natin. So mayroon na, no? Mayroon ng power yung ating TV. Gagamitin natin sa pag-testing natin. So inix natin, i-power yung player natin, Junior Platinum, sa remote, guys. So ayan, guys, mayroon na. So okay na yung dalawang gadget natin, no? So lagi natin mahuli si amplifier natin, no? Kasi ito yung medyo malakas. So lagi nating i-check yung volume, dapat bago tayo mag-power is nakababa or naka-off, no? Ayan. I-on natin. Ayan, guys. So hintayin natin na mag-grill, no? So kung mapapansin natin is okay na yung TV natin, no? So nagbabasa na. Ayan. Tapos ang gagawin natin dito mga setting dito sa ating mga controller or mga effects niya. So unahin natin dito sa microphone, no? So ito yung volume ng microphone at ito yung dalawang input. Pwede tayo ditong mag-insert sa mic 1, mic 2. So ito yung volume niya ng mic 1, mic 2. Level volume ng microphone. And then echo yan. So ang ginagawa ko dito is nilagay ko muna sa 9 o'clock. Tapos sa echo is 12 o'clock. Yan. Tapos dito sa ating mga effects, nandito si bass or bass, no? Treble, middle, treble, imbalance. So maglalagay tayo dito ng plus 5 or 6. Yan. Dito plus 4. Plus 4. Dito sa balance is dahil dalawang speaker yung in-apply natin. Yan. Plus yung mga ano natin, mga tweeter natin is kailangan laging nasa gitna. Dahil dalawang channel yung pinagana natin, no? So yung speaker selector niya is nasa E plus B para sim siyang gagana. Tapos sa tuner tayo naka-connect sa likod ng RCE is dapat nakatutok din sa tuner, no? So ayan po yung mga ginawa nating setup dito sa ating amplifier. So dito sa ano, nasa atin na lang kung gusto nating i-launch this. Ayan. I-push lang natin to. Kung ayaw natin is i-off natin. Pero ako is nilalanis ko yan para yung tunog niya is balance, parang bypass na, no? Tapos sa mga may amplifier na naka-bypass, ito yung pipindutin natin yung karaoke. Yan. Tapos ito yung sa EQ, kung meron tayong gamit na EQ. So for now is wala. So okay lang na nakalitaw to, no? And then ito namang isa is sa ano to, eh. Murado na yung sulat, no? Karaoke, EQ, hindi ko makita yung ano dito, eh. Nakasulat dito, burado na. Sa sobrang tagal siguro, nabura na. So by the way, is okay lang yan kasi hindi naman natin gagamitin yan. So okay na yung setup natin, guys. So ang kulang na lang is maghanap tayo ng isang kanta na hindi copyright. Or pwede rin yung ano, pero saglit lang, ano, para makita natin yung tunog, ano, or mapakinggan. Kasi baka ma-copyright tayo, guys. So hanap tayo ng isang song. Ito yung sumbok. Yan. So dito tayo sa ano, para maiba naman, ano, 60-20. Tayo natin tong 60-20. So lagyan pala natin ng volume yung amplifier natin, no? So try natin yung song na 60-20, no? Yan, para makita natin.
Saglit lang guys. So ayan po mga kasano, no? So ang ganda ng tunog, swabing-swabi, malinis. So okay lang yung bass niya, tapos yung kalagsin niya is hindi naman sobra, is hindi naman kulang, no? So nasa tamang timpla yung ginawa nating setup dito sa ating amplifier na dito, no? Kay Tamashi. Ayan. So ngayon guys is testingin natin yung microphone natin, no? So sa ating gagamitin na microphone is nasa atin na lang guys kung anong available natin, no? So pwede tayo dito gumamit ng wireless na microphone. Ito yung modem niya. And then ito yung dalawang microphone, dalawang channel. Ayan. Tapos pwede tayo gumamit dito ng... So testingin natin guys mga kasama yung ating wired na microphone, no? So dito muna tayo mag-insert sa amplifier natin. So ito yung fill. So insert natin dito sa mic 2. So ayan po. I-on natin. So i-check natin yung sound kung meron, no? Hello sound check. So ayan po, okay yung tunog ng ating microphone, no? Maganda yung tunog niya. So ibaba muna natin yung volume. Tapos ilipat natin dito sa ating player para ma-check din natin yung tunog ng ating player, no? So insert lang natin yung feel ng ating wired na mic. Tapos i-sound check natin, no? Lagyan ulit natin ng konting volume. Okay. So ito yung microphone natin. I-check natin. Hello sound check. So ayan yung tunog ng ating microphone. Dito tayo nag-insert sa ating player kay Platinum Junior, no? So okay din yung tunog. So if ever man guys na dito tayo mag-insert ng ating microphone is dito tayo magkukontrol sa kanyang remote, no? So ito yung remote. So bali nandito yung volume ng ating mic. Ayan. Kung nakukulangan tayo, i-volume lang natin yan. Yan, nasa taas. Tapos sa echo naman is dito naman sa remote. Kung sakaling nakukulangan tayo ng echo, yan. So, dyan lang tayo mag-adjust sa remote, no? So, kanina yung tunog niya is wala tayong ginalaw sa remote, no? So, naka-sit sa normal base sa ating player, no? Ng ating Platinum. So ayan yung tunog ng ating microphone ng wired dito sa amplifier. Una natin tinesting. And then pangalawa dito sa ating player. So ayan yung tunog ng ating microphone mga kasound. So ayan mga kasound. So naipakita natin dito sa ating ginawang video kung paano mag-match ng isang speaker sa isang amplifier na integrated, no? And then pinakita natin dito kung paano i-set up itong mga to. So sana po is mayroon tayong nakuhang kahit konting kaalaman or idea para sa mga wala pang gaanong experience pagdating sa pag-set up and din sa pag-match ng ating mga gamit sa pang-sound, no? So maraming po salamat sa inyong tiwala dito sa ating YouTube channel and din sana po is next time isama niyo ulit ako sa aking mga gagawin pang video sa mga susunod pa, no? So wala po ipang akong masabi kundi maraming salamat sa panonood and God bless. Ingat po tayo lahat mga kasaw. Thank you.